Magandang araw sa iyo, Ka-Inspire. Isa na namang kwento ang inyong matutunghayan sa episode na ito na tiyak akong kakapulutan mo ng aral at inspirasyon. Sinubukan ko na nga rin pong tawagan sina Chang sa probinsya. Kaso kapos din daw po sila doon. Namamrob lamang sabi ni Sofia sa kuya, nakausap niya sa telepono. Naroon siya ngayon sa waiting shed, malapit sa ospital, kung saan nakakonfine ang kanyang ina, dahil sa sakit nito sa dibdib. Inatake na naman kasi ito, at sa malas, ay ngayon pang walang trabaho ang dalaga. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama, kaya sila nang nakatatanda niyang kapatid na lang ang naiwan, pati ang kanyang ina. Kahit mag-isa lang ito, napagtapos nito ng kolehiyo ang kanyang kuya. Ngunit ngayon naman na kailangan nila, ang suporta ng kanyang kuya, ay hindi naman ito maasahan. Dahil na rin nakapag-asawa ito ng babaeng sobrang kuripot sa pera. Wala na siyang makukuhaan, kaya't desperada na siya, at naglakas ng loob na lumapit sa kanyang kuya. Ngunit hindi rin daw ito makapagbibigay para sa operasyon na kailangan ng ina. Ibinaba ni Sofia ang tawag, at napabuntong hininga na lang. Napayakap siya sa braso, nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Mukhang pati ang langit ay nakikisimpat siya sa nararamdaman niya. Hindi na niya alam, pero gagawin niya ang lahat para mailigtas ang buhay ng ina. Dahil sa biglang buhos ng ulan, ay nagsidagsa ang mga tao sa waiting shed, sanhi para masagi ni Sofia, ang isang matandang lalaki na nakayuko lang sa isang tabi. Nababasa ang mga balikat nito dahil nauusod ito sa gilid. Ngunit mukhang walang balak magbigay ng espasyo, ang mga tao para sa kawawang matanda. Paparating na ang bus na sasakyan ni Sofia, papunta sa kaibigan na balak niyang utangan ng pera. Wala na siyang naisip na paraan para makatulong sa matanda, kaya dali-dali niyang hinubad ang suot na jacket at ipinatong iyon sa balikat ng matandang lalaki. Tabiho kayo rito at natatalsikan na kayo ng ulan. Pagkasabi noon ay agad nang sumakay si Sofia sa bus. Napangiti siya mula sa bintana ng bus at nakita niya din na nakangiti rin sa kanya ang matanda. Dala ng mabibigat na problema, ngayon na lang ata ulit umaliwalas ang kanyang pakiramdam. Iba pa rin talaga kapag nakakapagbigay ka ng tulong sa nangangailangan, sa isip-isip ng dalaga. Napabalikwas siya nang tapikin ng konduktor ang kanyang balikat. Nakatulog kasi siya sa sobrang pagod. Hinihingi na nito ang bayad niya, tinapik niya ang kanyang bulsa, at halos mapatayo siya, nang maalalang nasa jacket pala ang wallet niya. At hindi lang yon, naroon din ang lahat ng reseta ng doktor, mga ID niya, pati ilang dokumento, na kailangan ng kanyang ina, para makahingi ng tulong sa gobyerno. Nanlulumong napayakap sa sarili si Sofia, at bahagyang sinabunutan ang kanyang sarili. Kinapa niya ang bulsa, at mabuti na lang may natira siyang barya. Humingi siya ng pasensya sa konduktor, at sinabing kulang ang kanyang pera. Mabuti na lang at tumango na lang ito, at hindi na rin tinanggap ang bayad niya. Ginaw na ginaw siya at miserableng miserable ang kanyang pakiramdam. Napaluha na lang siya sa tindi ng bigat na pinagdadaanan niya. Pagbaba niya ng bus, ay saktong nagring naman ang kanyang lumang cellphone. Mabuti na lamang at sa bulsa niya iyon na isuksok, at hindi sa jacket niya. Sinagot niya ang tawag, at halos malaglag ang puso niya, sa narinig na balita. Inatake muli ang kanyang ina. Wala na siyang pakialam, kahit sobrang lakas na ng ulan, agad siyang pumara ng taxi at sumugod pabalik sa ospital. Sa pagkataranta ay di na niya naalala, na wala nga pala siyang dalang pera. Hindi niya mapigilan ang pagluha sa biyahe. Sabi ng doktor, ay kailangan na ng nanay niya ng agarang operasyon, dahil kung hindi ay maaaring malagay na sa panganib ang buhay nito. Pagbaba sa ospital, tinanggal niya ang relo, at iniabot ito sa driver.
Pinaliwanag niya na nawala ang kanyang wallet at nagmamadali siya. Tila ba nahabag ang puso ng driver, at tumanggi ng magpabayad. Hindi naman daw ganoon kalayo. Umiiyak na nagpasalamat si Sofia, sa lalaking tila ba naawa rin sa kanya. Marahil narinig nito, ang mga dasal niya kanina habang nasa loob ng taxi. Agad tumakbo si Sofia sa emergency room, kung nasaan ang ina. Matagal nang naayos ang papeles nito. Bayad na lang ang kulang nila. Umiiyak siyang nagdasal habang hinihintay matapos ang operasyon. Mabuti na lang at dumating din ang kuya niya. Ilang oras ang makalipas, naging matagumpay ang operasyon. Nang bahagyang natanggal ang nerbiyos ni Sofia, ipinagtapat niya sa kanyang kuya, na nawala niya ang wallet, kasama na rin ang mga papeles ng ina. Ano ka mo Sofia? Eh bakit naman hindi ka nag-iingat? Paano natin ngayon mababayaran ang lahat ng yan? Ano, aasa na naman kayo sa akin. May sariling pamilya rin ako. Bumangon ang matinding inis kay Sofia, ngunit pinigilan niyang sumagot, dahil kasalanan niya naman din talaga ang nangyari. Nagulat siya nang makalipas ang isang araw, nalaman na lang nila na fully paid na, ang lahat ng bayarin sa ospital. At kompleto na rin ang gamot, na kailangan pa ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Saan kamay ng Diyos nang galing ang biyayang iyon? Nasagot ang kanyang tanong, nang ibalik sa kanya ng nurse na nakausap, ang kanyang jacket. Naroon din ang kanyang wallet at mga dokumento. Napag-alaman niyang ang matandang tinulungan niya, ay pasyente rin pala doon. Nakatakas ito sa ospital kaya nasa waiting shed, nang makita niya. Bali-balita, mayaman daw ang matanda, ngunit sa kasamaang palad, ay dumaranas ng sakit sa utak. Tila ba natanggal ang tinik sa puso ni Sofia, dahil sa di inaasahang biyaya? Hiniling niyang bisitahin ang matanda, at pumayag naman ang pamilya nito, at hindi niya akalain na nakikilala rin siya. Oh, ikaw siguro yung nagbigay ng jacket kay Papa. Salamat ng marami, Miss. Wala siyang ibang sinasabi kung hindi hanapin ka, at ibalik sa'yo ang jacket mo. Lubos kaming nagpapasalamat, kaya nang malaman namin ang pangangailangan nyo, ay kami na ang nagbayad. Kung di dahil sa'yo, baka kung ano na ang nangyari kay Papa. Sabi ng isang lalaki kay Sofia. Pumasok siya sa kwarto, at natagpuan ang matanda na nakatingin sa bintana. Marahan siyang lumapit, at lubos na nagpasalamat, sa pagtulong nito sa ina ni Sofia. Aalis na sana siya, nang bigla itong magsalita. Kung ano ang tinanim, iyon din ang aanihin, sabi nito. Isang matipid na ngiti lang, ang binigay ng matanda, na ang pangalan pala ay Armando. Muli siyang nagpasalamat at lumabas na ng kwarto. Bumalik siya sa kwarto ng ina na magaan ang mga hakbang. Maligaya ang kanyang puso, dahil ng araw na iyon, doon niya lubos na napagtanto na masarap talagang tumulong sa iba. Hindi dahil sa may hinihintay kang kapalit, pero malay mo, ngumiti sa iyo ang langit, at bigyan ka pa ng bonus. Napangiti ang dalaga sa naisip. So ano masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ang iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ha, bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.